Good day sa ating lahat at maganda yung panahon. So ngayon ay babalik kami ni Love of My Life ko dito sa Ocean Park. Pero pangalawa na to namin. Bumalik kami dito kasi may sponsor kami. Wow. At pasalamat kami sa aming sponsor kay Mami Ninya at kay Daddy Jason at sa birthday girl na si Umi at kay Talia na din. So hindi lang kami yung nilibrihan ni Daddy Jason kasi pati yung family niya from Mindanao ay nandito rin. So shout out din sa family niya. So more blessings sa work ni Daddy Jason para more libre. So sa entrance si Daddy Jason lang talaga yung nakakaalam. So papasok na kami. Oop, andito na si Love of My Life ko, si Daddy Rolly at si Madam Jules. At kay Makuni rin na medyo busy pero naka-ano din siya dito. Nakasama din. Sa unang pagpasok mo dito, hindi isda una yung makita mo, yung buaya. Yung anak ng buaya. Normal lang talaga sa atin ngayon na may buaya kasi malapit na rin yung eleksyon. So dito mo rin makita yung mga klase-klaseng isda. Mapadagat man or mapatubig. At nakakaaliw din tingnan kasi yung mga kulay nila ang gaganda. Iba't ibang kulay. Habang lumalayo na kami ay palaki ng palaki na yung mga isda nila. Parang bangus yung hitsura ng isda na to. So dito, hindi lang puro isda yung makita mo. Pati yung alalay ni Tarzan nandito rin. Makipag-selfie na nga ako. Mayroon rin silang isda na mga lasalista. Yung mga green archer. At ito talaga yung gusto ko. Yung may tubig. Yung marinig mo yung agos ng tubig. Parang antukin ka ba? Nakaka-relax. Doon ako lumaki sa isla. Pero ngayon lang ako nakakita talaga na ganito din klaseng isda. Yung kalating ahas at kalahating isda. So bawal to sa mga magagandang relasyon kasi may kalahating ahas. Salamat pala sa sponsor ko, si Mami Nina at si Daddy Jason. Salamat ulit sa aming sponsor, no? Dito naman ay mga klaseng palaka. Pero hindi ko nakikita yung mga ibang palaka kasi nakatago sa bato. At dito naman banda ay para to sa may mga relasyon na kailangan may privacy kasi madilim. So ito ngayon ang apo ni Zuma. Ito yung anak ni Galima. Ito na lang yung na-preserve sa taga Ocean Park. Yung anak ni Galima. At aakyat na ko sa taas para makita pa yung iba nilang isda. Dito sa taas ay hindi isda kundi ibon. Maraming ibon, so mag-feeding ka dito at magbayad ka ng 100. At yung magpapakain ay si Ticham at yung in charge dito. Uy, sarap yan! At ito pala si Ticham ay single pa. At naghahanap din ito na mga mahilig sa anime. Balik naman kami dito sa loob at dito naman yung nakikita ko yung isang klaseng isda na nandun sa amin sa isla. Ito yung parang mga kitong. At nakita ko rin dito si Nemo. Yung Nemo na nandun sa movie dati. Hindi yung Nemo na aming aso. So itong susunod ay marami din to sa amin sa isla. Ito yung buriring sa amin. Pag lumaki na, maging butiti na ito. So masarap ito kainin. Pero kailangan na marunong ka rin nitong magluto. Kasi delikado din to, nakakalason. So ito ding isda na to ay tinatawag to sa amin sa isla na tabaong. Masarap to ihawin. Yung mukha niya parang submarino.
At dito rin sa labas, madami rin silang mga klase-klaseng isda dito. At mayroon din silang mga malalaki na na isda tulad ng mga pampano. Habang nakatitig ako sa mga pampano, ay bigla akong nagugutom kasi naalala ko yung mga iba-ibang putahe nila. Yung tulad ng paksiw, tsaka fried na pampano. Mayroon din silang mga isda dito na mag-foot massage. So ubos talaga yung kalyo mo dito. So dito banda, ay ito yung magandang mag-selfie ka pang TikTok, o shoutout pala kay Paparoli na naka-side view. Ito yung pinakalas ay yung fish feeding show nila. Pinapakain na nila yung mga isda. So dami ang mga isda dito tulad ng mga pagi at yung malalaki, yung pugtong. So yun, enjoy na enjoy yung mga isda dyan pang pinapakain ng mga diver. Kasi yung ulam nila parang fried chicken siguro yun. At paglabas na namin dito sa exit, nandito si Jezebel. Ayaw na niya doon sa aquarium kasi nagsawa na daw siya. Dito na lang siya kasi maraming nagsiselfie sa kanya. So hanggang dito na lang ako at maraming salamat sa panonood.